Hanap, welcome back again to my channel. So for today's video, gagawa ako ng bagong panibagong video na naman. Ayan, oo nga, bagong video. So yung content natin right now, wala tayong prank, wala tayong mukbang, wala tayong ligo-ligo sa drum, or etc. etc. is yung gagawin natin is indoor vlog tayo ngayon. So ayan, ano yung content natin ngayon? So marami nagtatanong, marami nagre-request kung masakit ba daw magpa-tattoo, nakaka-addict daw ba magpa-tattoo. So yung content natin right now is about tattoos. So hindi yung pagkain na tattoos ha, yung kinakain, kundi tattoo talaga na parang tint or parang dinodrawing sa katawan natin. So bago lahat yan, bago nyo panoorin itong video na to, so gusto ko lang po magpasalamat sa 1,000 subscriber ko. Maraming salamat po sa mga tumulong, and then sa mga nag-watch, sa mga nag-my day, nag-share, nag-like, nag-comment, nag-subscribe. Maraming salamat po sa tulong nyo. Hindi ko po yan ma-re-reach yung 1,000 subscriber kung wala po kayo. So ayan, bago lahat yan, mag-start tayo. So dami nagtatanong bakit daw ba ako nagpa-tattoo. So para sa akin is it's an art lang po siya. Para sa akin parang drawing po sa katawan, pero marami po nagsasabi madumi daw kasi bakit daw ako nagpa-tattoo, na sayang daw ang kutis ko, maputi daw. Tapos dinumihan ko lang daw. So para sa akin it's an art po. Depende na lang po sa tao na makakasalamuhan nyo kasi iba't iba po tayong taste. So ayan. Bali meron po akong tatlong tattoo artist na nag sa katawan ko, nagtinta or nagtattoo. So first is si Tating Dumanig, second si Michael Babar, taga Marble po yan silang dalawa, and then si Sir Ron taga Jensen, nakalimutan ko po yan, pilihan dun niya. So taga Jensen po siya. So tatlo po yung tattoo artist ko. So meron pa akong 8. Yes, 8 po na tattoo. So nag-umpisa lang po una-una sa isa hanggang sa dumami ng anak. So ayun, bago lahat yan, papakita ko po sa inyo dito yung mga tattoo ko. So first is ito. Meron akong tattoo dito sa kamay. It's a rose. Siguro kung makikita nyo. Ayan, it's a rose. And then a wolf. Ayan, siguro makikita nyo yan. Wolf. And then God. God, yes, God. And then, pangalan ko dito sa likod. And then, sa likod naman, meron tayong, makita nyo siguro. Ayan. And then, medyo hindi ko naman, ano yung sa likod, try ko lang. Oh! Ano ba ang hirap? Ayan po. Ayan kung makikita nyo. Ayan, hindi siya makita masyado. Okay, ano ko na lang po, ilagay ko na sa screen yung ano, dyan sa, dito sa video natin. So, and then, meron din ako sa likod. Ayan. Ayan siya. And then, meron din ako dito, banda sa ribs. So, ayan. Ayan siya. Ayan. So, ayan lahat is, ano po lahat, 8 po. So, lahat po yan, hindi po siya gawa-gawa lang. May mga meaning po yan. So, yung mga meaning niya pa. Ito, first, una tayo diretso dito. It's a rose. So, konti lang siya, maliit lang. Kasi may hindi ako sa fairy tale. So, nakikita ko sa cartoons. Ewan ko kung anong cartoons yun, yung Beauty and the Beast, I think. So, gusto ko po yung mga rosas. Yan, mahilig po ako sa mga rose. So, kaya ko pinatato dito. And then, wolf. Ayan. Yung wolf natin. Ayan. Ayan yung wolf. So, bakit po ba ito pinatato? It's a lady wolf. Dahil isa po ako member ng Frontier International. Sikat po yung wolf sa amin. Kumbaga, mabangis at parang ano po yun, strong po yung personality ng wolf, and then very brave. So, pinatato ko po yun kasi nakita ko sarili ko, ganun po ako. So, ayan. And then, ito naman yung third natin. It's a god. Ayan. Pinatato ko po ito February 2019. Yes, naalala ko sa Mags po yun. Sa Marvel. So, ayan, pinatato ko God. Kasi nga, wala lang. Gusto ko lang siya patato dito for para always ko siyang kasama. Ganun. Kasi mahilig po akong magdala ng rosary and then prayer book. So, gusto ko din ipatato yung God sa kamay ko para always ko siyang kasama. Sa right side ko siya pinatato. Para always na i-guide niya ako for the right decisions. Ganun. So, ayan, ito naman yung sa likod. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan.
So, makikita nyo sa Roman numbers kasi birthday ko po yan. It's July 14, 1997 yung birthday ko. So, medyo mahaba siya. So, and then, ito naman yung sa likod ko naman. Ayan. So, ito, pinatuto ko siya. Makikita nyo meron siyang katawan. Ito yung katawan. Katawan ko po yan. And then, ito po yung mga... Ayan. Ito po yung mga flowers. So, kasi mahilig po talaga ako sa flowers. Ayan. So, ito naman, it's a... origami. Yes, origami siya. So, meron siyang 14 dots. Naisip po. 14 dots po yan. Binilang ko po yan siya. 14 dots. Kasi it's my birthday. It's a 4 July 14, 1987 nga. So, and then, ito naman dito naman po sa bandang chest ko po. It's a jolly. And then, there meron po siyang tawag niyan. Ibon. Yes, ibon. So, gusto ko, mahilig po kasi ako sa mga pets. Yan, sa mga dog, sa mga ibon, ganun. Fish. So, ba't ko pinatato yung pangalan ko dito sa chest ko? Dahil malapit po sa heart. And then, meron po siyang ibon kasi nga gusto ko lumaag, maging free, ganun. Wala, gusto ko na maging, ano, parang ibon din. Kumbaga, malayo yung, mataas yung parang makuha ko yung pangarap ko talaga. So, and then, ano pa ba? Ito. Ito yung origami kasi nga, hilig ako mag-travel. And then, ano ko ba? Meron ako sa likod ko dito. It's a, ano siya, pakita ko lang po dyan kasi mahirap po naka-jersey po ako. So, it's a, ano siya, babae po siya na nakaganon po siya. And then, may hawak po siyang flowers. So, ayun, sinali po to sa tattoo competition sa Jensen. Pero, hindi nga po ako na, hindi po kami nanalo kasi nga, hindi ko alam kasi kinahat po ako model na isang tattoo competition sa Gusto Brad Jensen. So, 8 hours po siya, matagal po siya sa, ano, sa, matagal po siya bago ginawa. 6 needles po yung ginamit dito, 6 po na needle. 3 hours to, and then yung iba, it's minutes na lang siya. Kasi madali lang kasi siya yung, ano, depende kasi, para sa akin, ano po talaga siya, mabusisi po. Bawat detalye po, kailangan talagang aayusin talaga ng, ano, parang, akala mo simple lang, pero kung ito-drawing na siya or iti-tint na siya sa katawan mo, sobrang hirap talaga siya. So, ayan, magtatanong kayo kung nakaka-addict nga ba magpatato. Yes, for me, oo. Kasi nga, kung siguro may makita akong bago design, gusto ko siya ipatato sa katawan ko. Pero na totally naman talaga na ipatato ko. Pero, tingnan ko lang if madadagdagan pa to. Hindi ko lang alam, pero parang bala ko. So, hindi ko lang alam, hindi ko lang sure. So, marami nagsasabi addict na ganun, pero depende naman kasi hindi ko ano yung tao kasi kung saan ako happy, dun ko ginagawa yung gusto ko. So, and then nakaka-addict nga ba daw? So, para sa akin oo, pero depende sa iba. So, hindi ko alam kung nakaka-addict ba o ano. Pero sa akin oo, nakaka-addict siya talaga. So, mag-isip-isip ka na kung gusto mo talaga magpatato. So, it depends on you kung gusto mo talaga. Nakadepende if gusto mo, kasi nga ako unang-una ayaw ko talaga na no, kasi natatakot ako baka daw masakit ganun. Pero nung na-try ko siya unang-una, medyo sakto lang ang sakit hanggang sa parang ko okay lang din naman, hanggang sa tumuloy na ano ko na feel ko yung needle na hindi naman pala siya masakit. So mindset lang yun siya na masakit. Marami yung sabi masakit daw ganun. So, hindi po siya masakit, promise, hindi po siya masakit. Ayun nga lang, after 1 week or 2 weeks pa siya bago maging okay. Kasi nga, mamamalat-malat siya. So, ayun, ito, hindi pa siya totally yung ganitong skin. After 2 to 3 days or after 4 days, may skin pop to siya. So, wag niyo lang po siyang kunin kasi nga, makukuha rin yung ink niya. So, mag-fade po yan siya. So, if ever na mamamalat-malat siya, hayaan nyo lang po. So, suggest ko, lagyan nyo ng Lox Protect. Yes, oh, napaka-effective po siya. Nilagyan ko po yung sa likod ko. Maganda po kasi, mabilis po siyang matuyo. Matuyo yung tattoo sa katawan niyo. And then, ano pa ba?
So, magkano ba magpatato? It depends on the size and the color and the style. Depende po sa design ninyo. So, sa akin kasi may minimum siya. 500 po yung minimum natin. So, abali, i-comment, description ko lang po yung mga tattoo artists ko dyan sa baba. And then, yung contact number nila and then yung shop nila. So, tingnan nyo lang po sa description box yung ano natin, tattoo artist ko. And then, siguro wala lang naman. So, yun yung content natin for today. Kasi nga, hindi pa ako makalabas. Kasi nga, hindi ako makabili ng grocery for mukbang sana. Pero, marami nag-request about sa tattoo ko. Ganun. Marami nag-curious. Ganun. Kasi akala nila, ito rin sa kamay ko. So, hindi nila alam na if ever naman bikini or swimsuit ako. Napakarami ko pala daw tattoo. So, ayun lang naman. For today's, and then maraming salamat po talaga sa mga nag-subscribe sa 1,000 subscriber ko. So i-hit na lang natin yung 4,000 watch hour para ma-monetize tayo. So very thankful po talaga ako sa mga taong tumulong sa akin, sumuporta, walang sawang nagpatuloy sa panonood ng mga videos ko. Maraming salamat po. Gagawa po ako ng marami pang video na para may mapanood din kayo. And then, siguro magpaano ako ng giveaway. Pero yun nga lang, magtapos na yung quarantine. Pray lang natin na matapos to. And then, yun lang naman for this today's vlog. Maraming salamat po. And don't forget to like and subscribe. And click the bell button para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko palagi. So, comment down below kung ano pang gusto nyong gagawin kong content na vlog. So, maraming salamat. Thank you and God bless everyone. Thank you sa 1,000 subscribers ko. Thank you!